7-5. So, yan, guys. Actually, technically, nasa day... Soft as a rainbow, like stars still. Dito kasi nag-start eh. Hindi ko lang siya nasundad. Bigla siya itong nai ng maga. Yung sumay ng breakfast. Pero main siya ng dinner. Dito, kumain siya ng breakfast. Nag-poop ng hapon. Pero pagdating ng gabi, hindi na siya kumain. Hindi, medyo nagkaroon din siya ng airflow. Ganun. Tapos yung mata niya, parang dilated, ganun. So, kung makikita niyo yung schedule, dinala ko na siya sa bed. Tapos, yung nga, distemper daw. So, ito yung resort. Ayan. Tapos, aside sa results niya, sa ikans niya, at saka, ayan, distemper daw. So, ayun, kahit hindi siya lumalabas, sabi niya, distemper kasi is, ano, diba, aerial, parang, kumbaga, parang COVID siya, yung pagkakahawa. So, under observation pa din yung dalawang dogs, nakasama niya din. Sana hindi naman sila. So far, as of now, pang ilang days na, 3 days, 4 days. So, wala namang specific symptom. Kasi ito, ito kasi daw yung sa ano, yung infect sa fleas, ganun. So, kung makikita niyo yung mga red, yan yung kung magkano yung shots. So, dahil wala nga kami, wala akong work. So, ito lang yung mga nabili ko. Kasi yan lang yung kinaya ng budget. At saka, buti na lang may Santa kami. May secret Santa. Sabi niya secret lang daw. Pero, actually, 4,000 yung binigay niya. So, thank you kay secret Santa. Improvement after... So, ito yung mga nabili ko lang. Ayan. Biocare, antibiotic daw yan. So, ito lang yung medyo nagulat ako. Kasi, umabot siya ng 500. Samantalang maintenance to ng isang dog ko dito, na 80 pesos lang siya for 20 tablets. So, anyway. So, hindi generic. Tapos, yun, nerve care. So, yun. Yan lang yung mga nabili ko. Tapos, powder. Dextrose powder. Yan lang yung nabili ko. Kasi yan lang kaya ng budget. Tapos, yan yung the rest, guys. Hindi ko na siya nabili. Yan yung mga recommendations nito. Hindi ko na siya nabili kasi wala pa talaga sa budget. So, kulang. So, ang advice talaga, pag may fur baby ka, kailangan may nakaset aside ka na budget para sa kanila. So, sabi ng friend ko, mababa pa nga daw to, okay pa daw dito. Kasi, kung mapapansin niyo yung check-up fee niya is 250 pesos. So, brought to you by the Philippines Department of Tourism and the Tourism Promotions Board Philippines. So, itong state niya na to, okay pa yan. Kasi, yung mata niya medyo dumidilat na siya, tsaka malaki na ulit yung mata niya. Though hindi katulad nung dati, syempre, kasi may nararamdaman pa yan. Ching! Buching! O, diba, nagre-response na siya dati. Kahapon, hindi talaga nagre-response yan. Buching, ching! Good job. Diba? So, yun. I keep the record na lang talaga para ma-monitor ka talaga siya. So, 1 p.m. napakain ko na siya. Tapos, napainom ko ng Biocare na isa. Kalahati lang yan. Tapos, after mga 2 hours kasi medyo
hindi pwedeng biglaan yung pagkain kasi hindi siya kumain ng ilang halos 24 hours. So, canned food yun. So, yan. 2 p.m. ko siya napainom nung prednisone. Tapos 4 p.m. yan, minomonitor ko. Sobrang minomonitor ko rin sa kanya. Rehydration ng water. Nilalagyan ko ng dextrose powder. Tapos, yun. Konti lang yung kinain niya dito. Pagdating ng dinner, so, okay naman yung dinner niya. Medyo naubos niya. Pinitsa naman ko kasi, guys, yung canned food na pedigree. Tapos, konting water. Siguro mga 10 milliliter ng water tsaka konting dextrose powder. So, yun. Tapos, yun. After noon, so, ganun ulit na process. Mga 20 minutes to 30 minutes. Ganun. Napainom ko yan. Kaya lang, after naman, mga nakatulog kasi ako. Kasi puyat na puyat kami lahat dito eh. Hiniwalay ko na nga pala siya, guys. Siyempre, dun sa dalawang dogs pa. Yung dalawang dogs nasa baba. Siya, nandito lang sa kwarto ko. Pinangarap ko to eh. Pero hindi ko nang pinangarap na may sakit siya para mahilig. Mahilig na siya. So anyway, so yun. 11 p.m. nagising ako. Sumusuka siya. Yun. Tapos, after niyan, medyo inalak ko siya. Finors feed ko ng around 9 milliliters of water. Hindi ko sure kung tama ba yun ah. Pero kasi ito yun eh. So, yung syringe na to. Diba? So, yan. Basta ganyan yung gamit ko sa kanya. So, minsan, syempre, parang hindi siya mabigla. Nasa 2 lang yan. Or 1.5. Minsan naman, 3, ganun. Pero, dahan-dahan lang, syempre. Hindi naman yung sobrang kagad, diba? So, yun. Ito yung ginagamit ko sa kanya para makainom siya ng tubig. Kasi, ako, kahit, diba tayo, kahit nagkasakit tayo, importante talaga rehydration. Saka, yun din yung experience ko dun sa nanay niya. Actually, ngayon pa lang talaga nagkasakit si Buching. 9 years old na siya, guys. Mixed breed siya ng Aspin at saka Beagle. Nanay niya yung Beagle, so yung nanay niya yung nasa akin. So, yan. Okay ba yan? Gagaling na nga yan eh, si Buching. Beagle? So, yun. Monitored ulit. By bandang 12 naman. Pinainom ko na lang ulit siya ng 11 milliliter of water. So, okay na siya. Tapos, pinainom ko ulit ng 2.5. So, yan. Tapos, nakatulog na kami. Ay, hindi pa pala. Medyo, ano pa. Kaya, naglakad-lakad kasi siya dito eh. Lakad-lakad, ganyan. Lakad-lakad. Ikot-ikot dito sa kwarto, tsaka dun sa labas ng kwarto. Tapos, batang 1, nag-poop siya. Medyo squishy, brown. So, yan. Hindi ko na mapakita kasi. Kaya naman, di ba? Though, may picture ako para ipakita dun sa private sa vet. Tapos, pee niya, super little. As in, sobrang parang ganito lang siya, guys. So, ganyan lang. Kaya, laki niya yung aso. Ay, 18 kilograms siya eh. So, alam ko rin yung ihi niya. Hindi lang ganun. Kasi iba umihi ko eh. Malakas pa sa tulo ng gripo nyo. So yun. Tapos sumuka din siya. Na squeamish na undigested pa din. Na medyo watery na siya. Tapos, so, syempre, dipit-pit-pit tayo. Tapos, made her comfortable as much as possible. Ganyan. Tapos, nakatulog na ulit kami. Nagising ulit ako. Naman, bandang, yan, 5:44, kasi sumusuka siya. Tapos, so, after niya sumuka, syempre, nilipit ko yan, nilinis ko.
medyo thankful lang ako pa on the positive side na tinitingnan ko. Kasi after niya nun, umiikot-ikot na siya. Hindi katulad before na talagang hindi niya kayang tumayo. Kasi hindi niya kayang, yun, lagi lang siya nakahiga, lagi lang siya nakaganyan. As in the whole time, as in. Tapos hindi niya maigilat yung mata niya. Pero ngayon, di ba, pag tinawag mo siya, tumidilat na yung mata niya, ganun. So, may improvement naman talaga siya. So, yun. Poop and peed, medyo pinipilit niya nga lang. Meron siyang parang gustong ilabas. Tapos, maliit lang eh. Konti lang pa rin siya. Parang ganun din. Pati yung wee-wee niya, ganun din. Still under observation. Basta, ang sa akin lang, thankful ako kasi kahit pa paano nakakatayo na siya. Despite na may suka-suka siya. Ano pa ba? Tapos yung mata niya nga, naililat niya, ganun. Tapos, so far, for this morning, nakainom naman na siya ulit ng gamot niya. So, yun. BioCare at saka prednisone. One tablet. 5 mg lang yan. So, yun. Sana tuloy-tuloy niya yung maging progress niya. Iba kasi yung naging sakit niya. Hindi katulad ng mga naging sakit ng nanay niya. Yung nanay niya, mga after 1-2 days after minum ng gamot, okay na ulit eh. Si Butchin matagal. Pero sabi ko nga sa kanya, ilalaban ko siya. Nilaban ko yan kasi yun yung dapat na ginagawa ng mga parents, diba? Hindi dapat pinababayaan yung alaga. Okay? So, yun lang. Sorry dun sa background music kasi ano eh, kahit walang sakit sila, ang mga dogs ko talaga, music lang ang katapat niyan. Nakaka-relax, tulog yan. So, yun lang. Sana gumaling ka na mo, ching-ching.